Ang oras, sa buong kapuluan, mga bangga, we got 8 minutes after the hour of 9 o'clock. That's 8 minutes after the hour of 9 o'clock. In Tagalog, walang minuto mga lipas na ikasyam ng gabi. In other words, late na yung jowa mo, no? Wala pa sa bahay. No? Patrip ka na ba? Wala pa yung jowa mo. Ang out niya sa trabaho, di ba? 5 o'clock. La, wala pa. Pero alam niyo ba? Alam niyo, it has become normal within Metro Manila to travel. That used to be 1 hour trip going to work, di ba? To now travel, di ba? Nang mga 3 hours, 4 hours. Ah, ganun na. Ang lala na ng traffic. Kanina mga bangga, I was having a chat with our sales director. Diba, umalis ng bahay 7 a.m. dumating ng office 11. Ano, Nueva Ecija pinanggalingan? Iba kalang 8, 9, 10, 11. 4 na oras, para ka nag-Baguio, Ma'am Teji. Iba, no, mga bangga. Well, today, mga bangga, I had experience. No? Alam nyo, lagi kong topic ito, and every day, I make sure that I'm going to talk about the things that concern us mostly. And one of the top-ranking topics ay ang traffic. I left home this morning at 9:10, 9:20 ng umaga. Mga 9:10 ng umaga. Diba? Oh, ang aga kong wala, umalis ng bahay mga bangga para pumunta ng Green Hills area. And oh my God, I got there at 11:20. Like, what the... Like, really? What's the... Naku talaga, oo. Napaganon talaga ako. What the... Naku talaga. Kaya lang, mga bangga. But then again, isipin nyo na lang, di ba, na in a good way. At some point, itong ganitong problema, mga bangga, it's a problem of a developing country. No, it is, mga bangga, no? As sugar-coated as it may sound, it is a problem of a developing country. It is, mga bangga, if you come to think of it. No? Oh. So I just really hope, di ba, that our politicians, our lawmakers, our... senators and congressmen and women... Diba, will be ready to adapt the changes that a developing country will bring to us. Because ganyan talaga, mga bangga, no? It is. And I was talking to lawyer yata yung kausap ko. No? I remember this, no? A few years back. At ang lima sa pangunahing problema ng developing country, ang byproduct ng developing country, which is pangit, no? But it is. It is always present, no? Number one, traffic. Number two, pollution. Number three, air pollution. Number three, garbage, di ba? Oh, or waste management. Number four, mga pangga, ay flooding. And number five, corrupt officials. Yung limang yan. Present yan sa developing country. Pero pangit naman kung mayroon tayo yan. Ano? Sana developing na lang, wala na yung limang yun. Kaya wala tayong magawa, byproduct daw yan. So, hello po sa mga na-traffic ngayon. Alam ko na maraming mga kalsadang sarado, maraming mga kalsadang mga, yung mga apat na lanes, dalawang lanes lang, yung mga dalawang lanes, single lanes na lang. Because of a massive constructions that's going on in and around Metro Manila. But is this lang. I'm sure pagkata natapos yung mga construction na yan, mga bangga, things will go back to better, if not normal. Yee! Parang galing ko, no? Takbo kaya ako, no? 21K. Ang dami ko rin idea, eh. Pero ewan ko lang. Bahala kayo dyan. Tama na lang ako dito sa, Energy FM na lang ako. Mag-isilbi muna. Binabati ko lang ang mga mayors ng Metro Manila who's doing their very best, di ba, para itawid ang kalungsuran nila, no, mga pangga. Siyempre, binabati kay Mayor namin, Mayor Yorme Coiz Co Moreno. Ah, oo.
Lakas mga rockstar ni Mayor, no? Rockstar. Ewan ko lang mga bangga, no? I'm sure, di ba? Iba ngayon mga mayor natin, no? Active sila, no? Kasi andali nang ano, andali nang andali nang punahin yung mga official kasi may social media na, di ba? Well, I can only speak for my from where I am. I voted, I'm a voter from Metro Manila and may mayor ang binoto ang mayor namin ay si Mayor Isko. No? Ramdam namin yung ano, yung linis ng Maynila ngayon. Ramdam. Yung mga bagay na dating hindi namin nakikita na namin. Medyo ano, medyo ako mga pangga kasi alam ko siya because ang ruta ko araw-araw kasi ang ruta ko pagalas ko ng bahay Makati na kaagad. So the only time na nadadaanan ko ang gitna ng Maynila is when I go to my daughter and pick my daughter up. At saka inihatid ko siya. So dumadaan Ross Boulevard, Tondo, Del Pan, Pierre, 'di ba? Going to Caloocan, o di kaya Espanya, ayan. Nadadaanan ko yan. And kitang-kita mo yung kalinisan, ano? At nagbatubad ang aming mayor ng curfew. Ha? Si mayor na huhuli ng bata, nakita ko nakaraan. Napaka-hands-on, yun. Kwento ba ako sa partner? Win na kayo. Ha? Win na kayo. yung mayor na Maynila nandun sa kanto, win na. Ha? Oo. Oh. Anyways, mga bangga. Alam niyo ba yung ano? Well, na TV to na nakaraan. The broken window ano policy or the broken window logic. Pinapatubad sa Metro Manila to. It's the broken window discipline, if I may. Ito yung tipo ng klase ng pamumuno, 'di ba? Literal, bawal ang basag na salamin sa bintana. 'Di ba? Literal 'yon, literal. Pero kasama na diyan yung bawal ang lubak na kalsada, bawal ang sirang bakod. I mean, not literally mga pangga, pero yung pinakamaliit na detalye ng pag-aayos ng isang lugar, pinapatupad. No, for example, nag-park ka ng kotse mo, tabingi ka sa parking, dapat baguhin mo yun. After the littlest details, so, pinapatupad. No? If I'm not mistaken mga pangga, there was a case study na ginawa ito sa isang maliit na bayan or town in London or UK. Basa ko ito back in college mga pangga. Nagbabasa pala ako. Ano? Oh. At nung pinatupad sa isang town to sa ano sa UK, I think British ano to, area. That town yielded the most number of graduates in all time sa lugar na yan. Maraming bata nakapagtapos ng college. College, ha? Mm-mm. So, yun. So, pinapatubad sa Maynila. No? At sana, ready tayo. Sana, ano man ang pinapatubad ng mayor ninyo? Pasig, San Juan, Pasay, Taguig, Novaliches, Caloocan, Malabon. Diba? Ano man pinapatubad? Sunod tayo. Eh. Inilukluk natin yan, eh. Bawan, yung mayor na nakaupo, hindi yung binoto. Mayor mo pa rin yan, hindi yung binoto. May ganyan, hindi ko naman binoto, hindi ako susunod, bungol. Diba? Kaya na tayo umuulad eh, hindi naman kita binoto, pati ako susunod, tingok. That's how democracy works, diba? Oh. It's the decision of the greater number of people. Ang dami ko sinasabi, Biyernes, yun dapat hindi kami seryoso ah. Ang dami ko sinasabi, asan daw si Mamay? Si Mamay po, nandiyan sa Mega Mall. Ha? Bibili ng mall. Eh, papunta na po siya. Ha? She will just be a little late. To be honest, mga bangga, she's at Mega Mall right now trying to, ano, to purchase something. But she woke up a little late. Not because tamad siya, masipag yan. But she's not feeling well today. She's not feeling that well today. No? So, Ibali pagdating niya, hahag ko siya maigpit. Pero dapat din niya makita, kami lang makakita. Sa gilid, sa likod. Sa gilid, wala makakita kami. Yung empakialaman. Oh, I'm sure she's on her way. Ah. Malapit, papunta na yan. Ha? Si Mamay. Nasa Mega Mall, bumibili ng mall. Ewan ko dyan. Oh.
Anyways, mga pangga, do follow me on my may tatanong dito. Darating daw ba siya? Darating po siya. Oh. Actually, may dinaanan lang talaga sa Mega Mall. Oh. So ako lang muna. Batayin nyo ba sa akin? Grabe kayo, ha? Nakasakit na kayo, ha? Pag Friday, ayaw nyo na mag-isa ako? Ha? Anyways, mga bangga, I'll be back. Most probably will be with Mamay. In the meantime, please, habang wala kang ginagawa, do follow me on my Twitter and Instagram account. It's PapaJackson1067. On Facebook, it's my real name, John Gamperly. And on YouTube, mga bangga, all right? It's Papa Mo Ako. Papa Mo Ako. YouTube channel ko. Here comes the music of Ronnie Liang with the song Pakisabi Na Lang, mga bangga. Alright. Bangga, we are number 106.7 Energy FM. Bangga, bangga, bangga. Uy, bangga! Bangga! Ay, lumingon eh. Bangga! Ah, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.